Purihin ka, o aming Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa kabutihan ng banal na Espiritu, kami ay nagpapakumbaba at nagsusumamo sa inyo, Lord, at papasalamat. Ganun pa man, ang mga anak mo ay patuloy ang pagpuri sa iyong dakilang pangalan. At tunay nga na ikaw ang source ng lahat ng karunungan at kaya naman sa amin pong pagbubulay-bulay sa iyong salita ay amin muling hihingin ang lakas ng banal na Espiritu, ang kanyang dunong para nang sa ganun ay maging malinaw ang pag-aaral namin. At ito ay para sa iyong kapurihan lamang. Sa pangalan ni Jesus, amen. So ngayon tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa Galatians chapter 3 at ating itutuloy from verse 21 to 28. Okay? So sabi rito, is the law therefore opposed to the promises of God? Absolutely not, for if a law had been given that could impart life, then righteousness would certainly have come by the law. But Scripture has locked up everything under the control of sin, so that what was promised being given through faith in Jesus Christ might be given to those who believe. Before the coming of this faith, we were held in custody under the law, locked up until the faith that was to come would be revealed. So the law was our guardian until Christ came, that we might be justified by faith. Now that this faith has come, we are no longer under a guardian. So in Christ Jesus, you are all children of God through faith. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. So this is the word of the Lord. So kahapon sa ating pong pag-aaral sa naunang bahagi ng chapter 3 from verses 15 to 20 ay ating pong pinag-aralan yung pagkakaiba ng batas at ng promise. At sabi ko nga na yung batas ay ang promise pala ay nauna. Okay? Na ibinigay at ito nga sa pamamagitan ni Yahweh kanyang ibinigay ang pangakong ito kay Abraham. At yung batas naman ay sinasabi nga sa salita that this came, the law introduced 430 years later. Now, yung pagkasabing 430 years later, gusto ko lang bigyan ng at least explanation. Hindi ibig sabihin na yung span between Abraham and Moses was 430 years. No. What the 430 years that is spoken here is the time during which the Israelites were in bondage in Egypt. Okay? And for 400 years, dun sila naging slave until they left and went to the Exodus and doon sa disyerto ay ibinigay na nga itong batas na ito sa Mount Sinai sa kanilang pagpunta sa pinangakong lupa ng ating Diyos. Okay? So yun ang ibig sabihin niyan, because the span between Abraham and Moses would probably be a century or a thousand years. Kaya't hindi po nagkamali dito si Apostol Pablo. Kundi ganun lang sila magsulat. Merong silang style. At tayo naman ngayon ay ating binibigyan lang ng
kumbaga ng tamang pananaw yung kanilang mga isinulat. So dito ngayon ang ating titingnan sa ating binasa ay kung ano naman ang layunin ng batas na ito. At para masabi rin natin na yung batas na ito ay hindi masama at hindi ito kalaban ng pangako ng Diyos. Okay? Yan ang ating ngayong matutunghayan sa gabing ito. Okay? So the law is not opposed to the promise. Okay? Meron na silang pagkakaiba. Okay? Gaya ng batas, ang batas ay wala pong kapangyarihan magligtas. Hindi gaya ng pangako na yung pangako ay nandoon ang binigay na kaligtasan. Isa pa, doon sa batas, sabi nga ay nagkaroon pa ng mediator. Okay, at ginamit nga si Moses bilang tagapamagitan ng Diyos na si Yahweh at ng mga Israelita doon sa disyerto at ng mga anghel napasama nga doon at sila nga yung witness. So makikita natin na yung batas ay kailangan sundin. So talagang nakadirekta sa tao at kung kailangan gawin, eh dapat gawin at yung hindi dapat gawin ay huwag gawin. So kung sila ay mag-obey, may pagpapala. Pag hindi sila mag-obey, ay may mga curses naman na nakalakip. So dito naman sa pangako, dito wala nang mediator, kundi ang Diyos mismo. Nag-iisa siya na nangako. Hindi kagaya sa batas na nagkaroon ng pag-uusap, though lahat naman ng yon kahit sa batas na yan, ay tinanggap lang naman ni Moses yung batas. Okay? Pero dito sa pangako, ibinigay ito direkta ni Yahweh kay Abraham at sinabi, pagpapalain kita, you will be a father of many nations and all the nations of the world will be blessed through you. At yan nga, makikita natin na ang ibig sabihin lang dyan is that ang ibang mga nasyon at hindi lang ang bayan ng Israel ay maliligtas kundi ang mga iba pang mga nasyon. Magkakaroon ng representante sa bagong langit at lupa pagdating ng panahon. So patuloy tayo dito sa ating pag-aaral. So sabi dyan na itong batas, sabi nga, kung meron itong kapangyarihan para magbigay ng buhay, ito nga sa ating binasa, if the law had been given that could impart life, then righteousness would certainly have come by the law. Ibig sabihin, then magkakaroon ng buhay na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. Kaso lang, kahit saan mo tingnan, kahit sino ang tanungin mong tao, walang makapagsasabi na na-perfect niya ang pagsunod sa batas. Ni mismo ang mga Hudyo na nagpipilit na sumunod dito ay hindi nila nakaya. Isa lang ang nakatupad nito. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya dito natin makikita na siya ay kakaiba. Hindi siya Israelita lamang, kundi siya ay bugtong na anak ng Diyos na pinadala dito sa lupa. At para siya ay mamagitan at para siya ang tumubos sa ating kasalanan at siya rin ang magbigay ng tawag nito ng daan para sa kaligtasan ng marami at siya rin ang tutupad. Siya yung pinaka-culmination o siya yung fulfillment ng batas na yan sa Old Testament. Okay. So dito sabi nga, but scripture has locked up everything under the control of sin. Meaning to say, yung scripture, ang tinutukoy dito is the Old Testament scripture at sinasabi na nandun yung batas.
At yung batas na yan ay sinasabi nga na lahat daw ay under the control of sin. Dahil totoo lang, sa totoo lang, pag titingnan natin magmula kay Adan at Eva, mula nang sila'y nahulog sa kasalanan, okay? Lahat na ng taong sumunod ay makasalanan na rin. Meaning to say that the whole world, ang buong mundong ito, hindi lang yung cosmos na tinatawag, kundi itong wicked world, itong evil world, itong bad world, or the sinful human beings, or all mankind for that matter, are in prison to sin. Tayo ay alipin ng kasalanan. Yan. Kaya nga, paano mo ngayon ipagpipilitan na kaya mo ngayon makapasok sa pintuan ng langit, kaya mo iligtas ang iyong sarili dahil lang sa paggawa mo ng mabuti, sa pagsunod mo ng batas, gaya ng pinagpipilitan ng mga Israelita, ng mga Hudyo. Hindi po talaga kakayanin. In other words, tayo talaga ay mga rebelde. Laban talaga tayo sa Diyos. At kung hindi lang tayo kinasiyan ng banal na Espiritu at tinawag ng Diyos at nagpamalas ang ating Panginoon ng kanyang ebanghelyo na marinig natin at tanggapin natin, ay patuloy tayo magiging alipin ng kasalanan. Yan ang sinasabi sa Romans 3:9-10. Okay? Kaya nga, pagkat tayo, mga taong makasalanan, nagpatuloy na walang bababa rito, hindi mangyayari yung pangakong yan, kundi yung batas lang ang lagi nating makikita at lagi ngayon natin susubukang sundin, sabi ganon. Ang magagawa lang ng batas na yan is i-condemn tayo. The law will condemn us. At lalo tayong madidiin, madidikdik, gaya ni Martin Luther na kahit anong pilit niyang gawin, yung dapat gawin, maliit nga lang yung kasalanan niya, panay ang punta niya sa pare nung siya ay nasa seminaryo at humihingi siya ng tawad sa confession box. At lagi nang parang naiinis na nagtataka yung mga pare, bakit? Ang liit-liit lang naman yung kasalanan. Hindi pa nga namin maisip na kasalanan yan na magnais ka ng pagkain na yan ng superior mo na gusto mo makakain din. Kay Martin Luther, kasalanan na yan. Biro mo? Kaya't walang makita si Martin Luther kundi nakikita niya na ang batas talagang palalabasin that he is a condemned person. Kumbaga, the death sentence awaits him. At yan din ang sinabi ng Apostle Paul, "Who, O wretched man that I am, who will rescue me from this body of sin, from this sinful flesh that I live in?" Okay? The things I don't want to do, I do. The things I want to do, I do not do. Sabi niya, ibig sabihin talagang kahit na siya'y Kristiyano na, siya'y nangangaral na ng salita ng Diyos, ay andun pa rin, nakadikit pa rin yung kasalanan na yan. Kaya sabi nga niya, dito lang ako sa paanan ng Diyos. Sa pananampalataya ko kay Kristo, dun lang ang aking solace or consolation. Dahil yun ang kaparaanan lang. Kaya nga't hindi pwede ipagpilitan nitong mga pumapasok sa loob ng Galatian Church na gusto na nire-rebuke ni Apostle Paul dito ng mga Hudyo na nagtuturo na after nyo tanggapin si Kristo, sunod din kayo sa batas na binigay sa amin ng mga Hudyo. Kung kayo ngayon mga hintil, gusto nyo makapasok, sundan nyo ang ginagawa rin namin. Pero sabi nga, hindi nga pwede. Therefore, yung turo ng mga Hudyo na yon is the opposite of the truth of which the Apostle Paul was teaching. Kaya dito sa verse 23, kanyang pinagdiinan lang yung sinabi niya dito sa verse 22. Before the coming of this faith,
Meaning to say, before the gospel came, before Jesus Christ died on the cross to pay for the penalty of sin and to be buried and to resurrect after 3 days, before that, meaning to say, prior to it, magmula pa sa Old Testament hanggang dun sa puntong yaon nung mapako ang Panginoon sa krus, sabi nga, we were held in custody under the law. Meaning to say, mayroong nagbabantay sa atin. We were locked up until the faith that was to come would be revealed. Tayo ay ngayon nakatali doon. Okay? We were prisoners by the law. Kanina sinabi ko, prisoner of sin. Now we are prisoners by the law, which is actually the same thing. Parehas lang po yan. Okay? Prisoner of the law and prisoner of sin is one and the same thing precisely because the law condemns us because we cannot get rid of sin. Okay? Ayan. So both the sin and the law are working together to condemn us. Kaya nga, wala talagang tao. Kaya nga sabi ko, sino pa rin ang magsasabing, kaya ko. Sabi nga, left to our own devices, we will one day face judgment and will lurk in a place called hell. Yun lang po ang kalalabasan ng pagpipilit ng isang tao sa kanyang pagsunod sa batas. So, ibig sabihin, bago dumating yung pananampalatayang yan, ay meron munang humawak sa atin. Ito yung magbabantay sa atin. Gaya dun sa panahon ni Apostle Paul, yung mga mayayamang pamilya ay sila ay nag-hire ng mga special tutors or custodians to look after their children. So, yung iba naman, may mga slaves sila. Itong mga slaves na to, yung pinakakatiwala, sila ang magbabantay sa mga anak nitong mga mayayaman na pamilya. Okay, at yung mga anak, dadaling ngayon nila sa eskwelahan. So, kanilang aakayin at babantayan. So, they were the custodians. Okay? They were those that were trying to lead these children to school. Okay? So, ganyan po yung analogy ni Apostle Paul dito po sa ating inaaral. Okay? Pinapakita lang na itong mga custodians na to ay in charge. Sila ang kumbaga katiwala. So dito pinapakita na yung batas ay isang custodian, isang tutor bago dumating yung ebanghelyo ng Panginoon, bago dumating yung pangako. So ibig sabihin, yun ang tagapagbantay. Yung batas ang siyang tagapagbantay para nang sa ganun, gaya ng sinasabi ko, yung custodian, iaakay tayo papunta dun sa teacher, tayo naman ay iaakay nitong batas patungo kay Kristo na siyang ating tunay na rabbi, na siyang magtuturo sa atin ng kanyang bagong batas, the law of Christ. Kaya't sabi nga, ngayon na pag lumaki na yung mga bata, sabi nga doon sa panahon ni Apostle Paul, at alam na nila ang kanilang ginagawa, then sabi nga hindi na nila kailangan pang masamahan ng custodian, okay? O nung may magtuturo sa kanilang tutor. Bakos, kaya na nila. So, ganun din tayo. Tayo'y na kay Kristo na, nasa Panginoon na, and thereby hindi na tayo babalik pa doon sa katuruan sa lumang tipan, sa batas ni Moises, at gagayahin natin ang mga Israelita nung lumang tipan na tayo ay mag-aalay pa ng hayop, tayo ay magpipilgrimage, tayo pa ay
papasok doon sa templo, mag-aalay ng kung ano-ano, eh hindi na po natin ginagawa yan. Kasi nga, tayo na ay na kay Kristo. Yun ang punto niya rito. Okay? Now that the gospel has come, at tayo'y naniwala kay Kristo, hindi na po natin kailangan ng supervision ng batas. Okay? So, yung batas na yan, yung kay Kim Chu na lang. Okay? Yung batas ng eskwela. Okay? So, dito, sa ating pagpapatuloy, sa panahon ni Apostle Paul, ang isang anak ay hindi niya matatanggap ang kanyang full rights and privileges and authority as a son until he reached the proper age. So before that, he remained under the authority of the custodian. At yan, maaaral uli natin yan sa susunod na chapter ng Galatians, sa chapter 4. Okay? So, tayo ngayon na nanampalataya na, masasabi na that we have already come of age, then we are now fully sons of the Most High God. We are, kumbaga, kapatid na ng ating Panginoon, our big brother, the Lord Jesus Christ, and we are co-heirs with Christ of God's promise. Okay? That is why we are now called sons of God or children of God. At yan, aaralin natin yan sa susunod na chapter. So, dito patuloy tayo, sabi dyan sa verse 26. So, in Christ Jesus, you are all children of God through faith. So, lahat ng mga sumampalataya kay Kristo ay matatawag na mga anak ng Diyos. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Ano itong those who were baptized into Christ? Na yung baptism into Christ ay ang ibig sabihin lang nito is that nung si Kristo ay namatay sa krus, we likewise died with Him. So in His baptism of death, we were likewise having our own baptism. That we were now identifying ourselves with Christ. Okay? Na tayo ngayon ay nakadikit na kay Kristo. Yun ang ibig pong sabihin niyan. Okay? Hindi po yung baptism na pananaw ng mga Hudyo na talagang kakaiba po. And may mga rituals pa po yun. Bagkus ito, yung baptism na to, is that ito yung ating pagpaniwala, pagkakilala at pagtanggap sa ating Panginoon, Heso Kristo, na siyang ating tagapagligtas. Ayan. So, kaya nga sabi, we now have been clothed with Christ. Sabi niya rito, have clothed yourselves with Christ. So, ibinaro na natin si Kristo. Meaning to say, ang Panginoon ay nasa atin na, nananalantay sa ating mga ugat, sa ating mga puso. Siya'y nananahan sa bawat Kristiyano. Yun ang ibig sabihin dyan. So, sabi rito, there is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. So, dito, wala nang sinasabing may mas nakakataas, may mas lumalamang. Lahat tayo sa paningin ng Diyos ay pantay-pantay. If you are a believer in Christ, whether you are the president of a country and you are the janitor of a company, both of you are seen by Christ in equal footing. Okay? Parehas lang kayo na anak ng Diyos. Kung kayo ay parehas na nasa loob ng iglesia, nasa loob kayo ng pananambahan, nasa loob kayo ng gathering, all of you are all one in Christ. We are all parts of that body of which Christ is the head. Yun ang ibig sabihin niyan. Now, hindi nangangahulugan na sasabihin nung katulong, ay, dahil Kristiyano na ako at yung boss ko, eh, Kristiyano naman siya, eh, hindi na ako magtatrabaho.
sabi ng katulong, hihilatan na lang ako dito sa sala at manunod na lang ako ng mga telenovela. Siyempre, kung gagawin mo yan, yung Kristiyano mo nga mo, baka hindi ka pasweldoin. O baka palayasin ka pa. Okay, so hindi po yan ang tinutukoy dyan. Meaning to say, in this world, meron pa rin tayong mga roles na gagampanan. May mga mayayaman, may mga mahihirap, may mga may katungkulan at meron mga sumusunod. Okay? May mga employer, may mga employee. So tuloy pa rin yan. Okay? Pero darating ang panahon, pagka tayo ay nasa Panginoon na, pag dinala na tayo doon sa kanyang paraiso, sa bagong langit at lupa, sabi nga, magkakanya-kanya na tayo. Sinabi nga di ba ng Panginoon sa John 14, na in my father's house are many mansions. So yung katulong, may sarili na siyang mansion. Yung mayaman, may mansion din siya. So yung katulong, at least natuto siya maglinis dito sa lupa. So mas madali niya lilinisin yung mansion niya. Yung mayaman, problema na niya. Kasi hindi niya na maasahan yung kanyang katulong na maglinis pa ng mansion niya sa langit. Okay? Sa bagong langit at lupa. So, although ako'y nagbibiro lang, definitely, ibig sabihin lang na pagdating doon, wala nang boss, okay? Wala nang katulong sapagkat ang pinaka-boss lang natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At tayo ay magpupuri, tayo ay talagang mag-e-enjoy ng lahat ng mga ginawa niyang bago na hindi pa natin nakikita. Kung ngayon, nakita na kayo ng mga paradise kuno na mga resort. Well, sabi nga, wait till you see what Christ has in store for us in that new heavens and new earth. But for now, sabi nga, patuloy lang tayo sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. Sinasabi nga niya rito, wala nang Hudyo, wala nang Hentil. Meaning to say, sa loob ng iglesia, ay hindi pinapaboran yung mga Hudyo dahil ang mga Hudyo, masyado silang mapagmataas. Mas mataas ang tingin nila sa sarili nila at sa mga Hentil, sila naman ay laging dehado. Okay? At yung mga kababaihan, sabi second class citizen sila or they are inferior to the men. Okay? So, at yan, may mga dasal nga mga Hudyo patungkol dyan sa mga tinatawag na mga lower class. Sinasabi ng may morning prayer yung mga Jews na ganito. Sinasabi nila. The Jewish morning prayer, which Paul must all his pre-Christian life have used, the Jew thank God that thou hast not made me a Gentile, a slave, or a woman. See? Ganun ka prejudiced ang mga Hudyo, itong mga lalaking mga Hudyo na sinasabi nila buti hindi sila naging Hentil, hindi sila naging slave, at hindi sila naging babae. Kaya dito, Paul takes that prayer and reverses it. Ginawa niya rito sa sulat niya, sabi, there's no more slave, sabi niya, there's no more Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor there is male and female. Talagang nirebuke niya itong mga Hudyo na gusto pa rin bumalik sa katuruan ng batas ni Moises sapagkat hindi na yan. Hindi na tayo nakatuon dyan sapagkat dumating na ang pangako ng Diyos at ito na sa katauhan ni Kristo Jesus. Okay? Kaya nga, eto na, andito na yung tunay na punla o yung seed o yung offspring o descendant which is Christ who came from Abraham, sabi nga, therefore, pag tayo nanampalataya kay Kristo, tayo rin ay nagiging totoong punla o seed of Abraham. Yun ang sabi dyan, then you are Abraham's seed if you belong to Christ and heirs according to the promise. At yung ngayon sinabi ko that we are heirs and co-heirs with Christ, Romans 8:17. So yung mga pangako ng Diyos, nasa atin na
atin nang isinasabuhay yan, nararamdaman na natin, pero sabi nga, maghintay ka sapagkat magkakaroon pa yan ng katotohanan na as in talagang you will really inherit that kingdom. Literally. Okay? Yung promise ng salvation, nasa atin na, yung eternal life, nasa atin na, pero alam natin, mamamatay pa tayo eh. Pero huwag ka, pagkatapos nito, mabubuhay tayo muli, pero dun wala nang kamatayan. Wala na tayong hinagpis, wala nang iyakan, okay? Wala nang problema, wala nang suffering, okay? Wala nang kamatayan. Bakit? Dahil nga, God is going to make everything new. And this is the promise of God in Christ. Kaya mapapalad tayo ng mga Kristiyano na tayo ay nakasumpong dito sa kanyang ebanghelyo na ang marami sinasabing tayo panatiko at sinasabing ano ba pinagkakaabalahan nyo yan? Hindi nilang kayo magtrabaho at magpayaman nang sa ganun na mayroon kayong kumbaga pag nag-retire kayo, mayroon kayong malaking bahay, ilang sasakyan at ano. Aanhin naman natin yun. Okay? Aanhin natin, magiging sakit pa nga sa ulo. Okay? Sa atin, pagka meron tayong bahay, meron tayong sasakyan, gamitin natin para sa Panginoon, gamitin natin para sa kanyang kaharian. So, hindi natin yun ginagawang idol ng ating buhay or ating pinaka-goal. Hindi yun ang goal. Ang goal natin is Christ. Si Christ ang goal natin. Kaya mapapalad tayo. Kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ay napabilang kay Kristo, then itong nangyayaring pandemic, ay hindi tayo dapat maalintana dyan. Hindi dapat tayo mabagabag. Okay? Sapagkat may nakalaan para sa atin na bagong langit at lupa pagdating ng panahon. Mawala man tayo dito sa mundo ngayon, may naghihintay sa atin. Pero sa mga hindi mananampalataya, hindi po nila alam, naghihintay ay walang hanggang kaparusahan. Kaya atin patuloy na gamitin na sana itong mga salitang ito, umabot sa mga kaluluwang hindi paligtas, nang sa ganun malaman nila ang daan patungo sa ating Diyos. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat.